din ang hapon po, mga balangit po, sa kanilang tayo. So, samahan niyo po ako. Basahin po natin ang Matthew chapter 3. At ang mga araw na iyon, ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Diyos na nagsasabi, magsisisi kayo sapagkat malapit na ang karyaan ng Diyos. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamel at may isang pamigkis na katad sa balibot ng kanyang baywa at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pokyutan. Na magkagayon nilabas siya ng Jerusalem at ang buong Judea at ang upain sa palibot-libot ng Jordan. At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinakahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Natapuat na makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsisiparaon sa kanyang pagbabautismo. Ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi na mga ulo ko, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit ng darating? Kayo nga mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mag-iisip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayari makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakoy sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismahan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapuan, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapat. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at titikunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapuan, ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapot, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit, pagsagot ni Jesus, sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng kumpatwiran na magagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, paglakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya ang lubos na kinalulugdan. Mga palangga ko, sa panaglaga ito po, ang mabinabulitan natin, Panginoon.